Agaw atensyon ang isang bahay sa Paco, Maynila na tadtad ng Christmas decors. Pero alam niyo ba na sa likod ng ningning na iyan ay isang madilim na kwento ng may-ari ng tahanan. Ma-inspire tayo sa kanyang kwento. Para bigyan ng mukhang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual. Umukot-ikot-itap na ba ang inyong bahay na Christmas lights and decorations tulad ng bahay nito sa Paco, Manila? Hindi babakabog sa dami ng ilaw at palamuti. Si Jesus na nasa sabsaban, Santa Claus, snowman, reindeer, isama na rin ang buong bahay na nagliliwanag dahil sa makulay na pailaw. Yan ang bubungad sa iyo sa bahay ni Ayeseli sa Paco, Manila. 15 years na raw na tradisyon ng pamilya ang mag-decorate sa kanilang tahanan tuwing Pasko. Pero hindi ito exclusive sa kanilang pamilya. Welcome rin ang ibang taong gustong ma-enjoy ang good vibes. Tuwing Pasko gusto ko yung may nakikita akong ganyan para parang sumasaya yung feeling ko kasi. Tapos kung nakikita ko yung mga bata kung saan-saan galing, mga senior citizen, iba yung pakiramdam na napapasaya ko pala sila. Nakapagpasaya ko na iba nga, masaya na sa ganun. Kasama sa namasyal, sina Tatay Sonny at Nanay Cherry. Kompleto mang pamilya dahil dala nila ang kanilang mga chikiting. Maganda kasi yung decor, yung pangilaw. Gusto kong makita ng mga bata para sa spirit ng Christmas. Dahil sa mga lights at yung spirit ng Christmas, feel na feel mo sa mga bata, sa mga tao. Kaya bumabalik-balik kami. Dahil saya ng mga tao, napapawi na rin daw ang lungkot ni Aye. Nawala raw kasi sa kanyang ina at mister ngayong taon dahil sa COVID-19. Lately lang yun namatay yung husband ko. Pero nasa isip ko pa rin na pag Pasko, kailangan masaya kami. Masaya ako sa ilaw. Mapasaya ko pa rin ang father ko. Basta nakabukas ang ilaw, medyo ano na kami. Panatag na yung loob namin. Hindi kami pinababayaan ng nasa may mensahe rin ng may-ari ng bahay sa mga nawala ng mahal sa buhay ngayong pandemic. Continue na mag-fight sila na hindi lang para sa sarili nila kasi may mga families pa tayong natitira. So kailangan mag-prosige ka lang. So kailangan yung power mo to strive para sa sarili mo at para sa family mo natulang. Kahit mainiind ang problema, tuloy pa rin ang Pasko. Ipinagdiriwang pa rin natin ito ng lugod sa puso. Yan ang Tatak Pinoy. Mobile Journal, Yeda Pascual po. Hatid ang mukha ng balita.